Ang sabi po ng ating mga kaibigang Protestante or non-Catholic Christians, dahil daw sabi sa aklat ni Timoteo, ayon daw kay San Pablo ay iisa lamang ang tagapamagitan ng tao at ng Diyos at yan ay si Kristo, kaya daw dapat hindi tayo nananalangin kay Maria at sa mga santo. Yan din po ang paniniwala ko noon bilang isang anti-Catholic Protestant. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Burns O. Cassie, ang founder ng Unboxing Catholicism. Hangad po nating matulungan ang bawat Pilipino na maipaliwanag ang kanilang pananampalataya sa paraang malinaw at mahinahon to defend the faith clearly without being preachy. Paano po ba natin sasagutin ang katanungang ito? Bago po natin panoorin ang ating video, please make sure na naka-like and share and subscribe na po kayo sa ating channel para wala po kayong mamimiss na kahit anong content. Please make sure na na-like at na-click nyo na rin po ang ating bell button para po lagi kayong mano-notify pag meron tayong bagong unboxing content. No, pag meron po tayong protestanting mga kaibigan na nagsasabi sa atin, eh di ba sabi nga sa 1 Timothy 5, wag kayo, meron lang isang tagapamagitan, there is one mediator between God and man, and that is Jesus Christ our Lord, no? The way to go about it is to invite your Protestant friend to read the entire first 5 verses for context. Napakahalaga ng konteksto eh, basahin po natin ito mga ka-unboxing, no? Ang sabi ni San Pablo kay Timoteo, ito po yung mga habile, no? Instruction or guidelines sa panalangin. Ang sabi niya, first of all, then, I urge the supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all men. Ibig sabihin ni San Pablo, ipanalangin natin lahat ng mga tao. For kings, sa mga hari, and all who are in high positions, that we may lead a quiet and peaceable life, godly and respectful in every way. This is good and it is acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, the testimony to which was given at the proper time. Binanggit mo kanina, Roddy, yung hour, no? So ano ibig sabihin nito? Kung titignan po natin yung konteksto, pwede nyo po ba i-comment yung salitang konteksto? Napakahalaga po niyan, mga ka-unboxing. Ang sinasabi po ni San Pablo, meron tayong isang tagapamagitan, ngunit tayo ay inuudyok na ipanalangin ng lahat ng mga tao sapagkat tayo ay nakikilahok sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ito yung sinasabi ni Roddy na hindi exclusive yung mediatorship. No, so you want to add anything to that, Rodney, before we go to the next question? Actually, you've explained more than enough. Siguro madadagdag ko lang is, it's just similar to asking prayers from other people. But the Mary's mediation, Mary's intercession, and the saints, they're much more powerful because they're in heaven. They're the ones who are close to Jesus, but most especially our ladies. Because remember, Amen. Let's go back to the Solomon and Bathsheba Bible verse. Bathsheba making the request more beautiful, presenting it to the king. So therefore, we can see there that the queen also has an authority, which does not actually supersede by in tamang term or replace king's authority. Hmm. Ayun. It's a participation, no? Yes. Very interesting. Okay, Rodney, marami pang ibang questions dito. Mukhang papaguring kita ngayong gabi sa pagsagot ng mga ito. Let's bring it on. Sana po mga kaibigan, may natutunan po kayo sa ating isang maikling video excerpt mula sa ating live episode. At inaanyahan ko rin po kayo to join us every Sunday at 8:30 p.m. sa Unboxing Catholicism live on Facebook and YouTube. At sama-sama po nating tuklasin ang katuruan ng Biblia at ng ating simbahan. At bilang isang regalo po sa inyo na aming mga taga-subaybay, bibigyan ko din po kayo ng free starter guide or the 10 tips on how to defend the faith clearly without being preachy. Libre po ito at pwede nyo ma-download sa pamamagitan ng pag-click sa ating link dyan sa ating description at sa pagpunta sa www.unboxingcatholicism.com/starterguide. Maraming pong salamat sa inyong mga panalangin at pagsuporta. We hope to see you again in the next video. Until then, please continue praying for us and let's continue unboxing the faith and defending it clearly without being preachy. Bye-bye!